Igan, bumuo na nga ang pulisya ng Special Investigation Task Group na tututok naman sa imbestigasyon sa nangyaring pagpatay kay Sudipen La Union Mayor Alexander Buking. At tadtad nga ng tama ng mga bala ang kaliwang bahagi ng sasakyan ng alkalde matapos itong pagbabarilin sa tabing kalsada sa bayan ng Bangar dito sa lalawigan ng La Union. Nagkalat din ang mga basyo ng bala sa pinangyarihan ng krimen. Patay sa insidenteng ito si Mayor Buking, pati na ang dalawa niyang kasama na sina PO2 Rolando Wanbe at Bonnie Depdepen, ang misis ng mayor na si Sudipen Vice Mayor Wendy Joy Buking Sugatan. Ayon kay Bangar Municipal Police Chief Inspector Cirilo Butigan, ligtas na sa kapahamakan ang vice-alkalde na nagtamo ng daplis sa ulo. Magkagayunman, nanalatili pa rin sa ospital ang vice-alkalde. Hindi pa rin daw ito nakakausap ng mga pulis dahil maaaring ito ay nasa state of shock pa. Galing sina Mayor Buking sa isang lamay at pauwi na ng pagbabarilin ang kanilang pick-up. Kagabi ay nagdaos na ng case conference ang La Union Police kung saan na pag-usapan ang pagbuunga sa isang Special Investigation Task Group. Pero sa ngayon, blanco pa rin ang pulisya sa pagkakakilanlan ng mga salarin at kung ano ang maaaring motibo sa krimen. Sa una po pa, ang alam namin parang paputok lang na 5-star. Tapos siyempre tumakbo po akong papunta rito sa may kwan. Tapos nung narinig namin na sunod-sunod na putok na, siyempre nalarma po kami. Lahat ng mga tao magsipaloob sa bahay nila. Lahat ng angulo chine-check natin ngayon, tinitingnan natin yung mga possible suspects. Kanina po nag-conduct tayo ng drug net operations. In-include natin yung munisipyo ng Balawan, Bangar, Sudipen at tumabot din tayo sa Ilocos Sur yung Tagudin. Ngayong umaga, Igan, ay nakatakdang bumalik sa crime scene ang mga pulis para naman kumalap ng mga karagdagang ebidensya. At live mula dito sa bayan ng Bangar, lalawigan ng La Union, balik sa inyo. Maraming salamat, Cecil Villarosa.